Ito pong SMNI, nalalagay po sa alanganin ng prangkisa sapagkat ang kanilang mga angkor, di umano'y nagpapakalat po ng mga kasinungalingan o fake news. Pinakalatest po dyan, yung tinuran po nitong si Jeffrey Selly sa kanyang programa na Laban Kasama Po Ang Bayan, kung saan inalleged niya po na meron pong 1.8 billion pesos na paggasta ito pong si Speaker Martin Romualdez sa mga travel expenses nga po nito abroad. Pero napatunayan po sa Kongreso na hindi po yung totoo. In-exaggerate pa pala nitong si Ka Eric na abot po sa 2 bilyong piso kung kasama po ang entourage ayon sa kanya o doon sa source niya na kanyang pinakalat sa kanyang programa. Pero napag-alaman po natin sa hearing kong ng Kongreso na base po sa mga financial reports, yan po ay walang katotohanan sapagkat 4.3 million pesos lamang ang travel expenses para sa taong 2023 ng Speaker of the House. At ang kabuuan po ng travel expenses po ng House of Representatives ay nasa mahigit sa 35 million pesos lamang. Kung pagsasamahin po ninyo yan, kulang-kulang 40 milyones, napakalayo po doon po sa 1.8 billion pesos na pinakalat nito pong si Ka Eric. Dahil po dyan ay nagkaroon po ng masugid na investigasyon ito pong mga kongresista at napag-alaman po natin na samut-samut-sari ito pong violations na nagawa di umano ng SMNI. Pero ngayon, ito pong particular na balitang pag-uusapan po natin ay mukhang pati ito pong si Pastor Apollo Quibuloy ay isinusulong na din pong imbestigahan dyan po sa Kongreso. Panoorin po natin ang balita kaugnay po niyan. Bayan Block si Pastor Apollo Quibuloy ukol sa umano'y mga paglabag ng SMNI. Ganti-ganti na ba to, mga tol? Kasi nung mga nakaraang 6 na taon, makailang beses talaga naman na ni-red tag ng SMNI, ng mga anchors po nito, ito pong makabayan block. At hindi naman din maikakaila na talagang ito po kasi makabayan block, lagi po itong aktivista ang datingan at maraming mga impormasyon di umano na ito daw po ay kumikiling o kakampi ng CPP-NPA. Tuloy po natin ang pakikinig dito po sa balita. Umaganti na ba ang makabayan block? Anyway, ang makabayan block ngayon ay binubuo na lamang ng 3 partidist dyan po sa Kongreso. Ito po yung Gabriela, kung saan ang representante po nito ngayon ay si Arlene Brosas, Alliance for Concerned Teachers, ito nga pong si Congresswoman Franz Castro at para sa kabataan partidist na si Congressman Raul Manuel. Gumaganti na ba sila sa SMNI? Hindi po natin alam yan, pero malamang sa malamang ganun na nga. Tuloy po natin ang pakikinig po dito sa balita. Sa kanilang prangkisa, gate ng network, walang kinalaman si Quibuloy sa mga aligasyon. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. The House must go after Quibuloy, ano, who is widely known to be the owner of SMNI. Ito ang iginiit ni Gabriela Partilez. Although ang paniniwala kasi sa harapan ng publiko ay ang pag-aari po ng SMNI ay nakikibuloy. Pero napag-alaman po natin na though honorary chairman po itong si Pastor Apollo Quibuloy, ay sinasabi po ng kanilang mga corporate lawyers na sina Attorney Sulpico at Tolentino na hindi daw po ito na ang nagmamay-ari ng SMNI. Kaya ngayon, medyo nagiging question po iyon, particular kay Congressman Migs Nograles, kasi para po sa kanilang isinagawang investigasyon, mukhang hindi po umaayon doon po sa mga datos na meron sila sa mga nakalipas na taon sa sinasabi po nitong mga abogado na ito daw po ay hindi na pag-aari ng pastor na si Quibuloy. Kaya naman, mukhang inahalungkat po ngayon ng Gabriela Partilist ang bagay na yan at magkang magkakaroon po ng panibagong hearing para lamang alamin kung ito po ba ay pag-aari pa ni Pastor Apollo Quibuloy o hindi na. Pero tatandaan po natin na sa darating po na Lunes, yung ikatlong hearing po sa di umano'y paglabag sa prangkisa ng SMNI ay mangyayari dyan po sa Kongreso at hindi natin alam kung yung mga sinasabi ba nitong si Arlene Brosas ay maaaring i-incorporate na doon po sa magiging hearing sa Lunes o separately magkakaroon po ng
hearing, pero probably mangyayari na po iyan sa pagbabalik po ng Kongreso sa third week of January, kasi magbe-break po sila next week for holiday season, at yan po ay manunumbalik na lamang by the third week of January. O, ituloy po natin ang pakikinig dito po sa balita. Representative Arlene Brosas, sa gitna ng issue ng umano'y paglabag ng SMNI sa prangkisa nila. Ayon kay Brosas, nakaliligtas si The Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy sa violation ng network. Porque sinabi na meron na daw iba na nagmamayari, etc. Hindi pa natin nauungkat kung ano talaga ang role, no, ni Kibuloy dyan sa SMNI. Nauna nang sinabi ng legal officer ng SMNI na si Attorney Mark Tolentino sa hearing noong November 30, block timer lang si Kibuloy at hindi niya pagmamayari ang SMNI, bagamat ikinukonsider... Para sa kalinawan po, ang block timer po, ito po yung termino na ginagamit sa mga tao o individual na umuupa ng oras sa isang network para po makapagprograma. Yan po ang pinalabas o sinasabi po ng kanilang mga abogado na block timer lamang daw po itong si Apollo Kibuloy at hindi po siya ang tunay na may-ari sa ngayon ng SMNI. Tuloy po natin ito, mga tol. Naroon nila ang honorary chairman si Kibuloy, hindi siya bahagi ng corporate officers o stockholder ng Swarasol Media Corporation na may hawak ng SMNI franchise. Dagdag pa ni Brosas, napakaraming kasong kinaharap ni Kibuloy na nasa most wanted list ng Federal Bureau of Investigation sa Amerika. Conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, and coercion. Tapos, sex trafficking of children at saka bulk cash smuggling, no? The government was immediately extradite Kibuloy. Okay, puntahan po natin yung issue na ni-raise nitong si Arlene Brosas. Hindi po yan fake news at yan naman po ay available sa internet. Makikita nyo po ito sa post ng FBI website at category Most Wanted. Basahin po natin ang nilalaman ng post po na ito. Most Wanted, Apollo Carrion Kibuloy. Ang mga di umano'y krimen na kanyang nagawa ay ang mga sumusunod. Conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, and sex trafficking of children, sex trafficking by force, fraud and coercion, conspiracy, bulk cash smuggling. Ito po ay posted sa FBI website. Ang mga personal details na makikita po natin dito ay ang kanyang mga aliases. The Appointed Son of God, Sir, Pastor, or ACQ. Si Pastor Apollo Kibuloy po ay ipinanganak sa mga petsa na hindi po sigurado kasi medyo magulo yata yung kanyang birth date, ano? Pero nakalagay po dito sa website ng FBI, April 25, 1950. Place of birth, Philippines. Height, 5'6", weight, 165 pounds, at remarks, basahin po natin, Kibuloy has ties to Calabasas, California, Las Vegas, Nevada, and Kapolei sa Hawaii. Meron po tayong isang manunood na sumusubaybay din po sa kinakaharap po na ito na kaso nitong si Kibuloy, at sinasabi po niya na sa darating po na Marso 2024, pinapatawag po ito ng korte dyan po sa Hawaii. Kaya babantayan po natin yan kung ano po ang mga maaaring maging development sa kaso po nito pong si Pastor Apollo Kibuloy. Meron pong caution ang FBI para po sa publiko. Sabi po dito, Apollo Carrion Kibuloy, the founder of a Philippine-based church, is wanted for his alleged participation in a labor trafficking scheme that brought church members to the United States via fraudulently obtained visas and forced the members to solicit donations for a bogus charity, donations that actually were used to finance church operations and the lavish lifestyles of its leaders. Members who proved successful at soliciting for the church allegedly were forced to enter into sham marriages or obtain fraudulent student visas to continue soliciting in the United States
year-round. Furthermore, it is alleged that females were recruited to work as personal assistants or pastorals for Kibuloy and that victims prepared his meals, cleaned his residences, gave him massage, and were required to have sex with Kibuloy in what the pastorals called night duty. Kibuloy was indicted by a federal grand jury in the United States District Court for the Central District of California, Santa Ana, California, for conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, and coercion, and sex trafficking of children, sex trafficking by force, fraud, and coercion, conspiracy, and bulk cash smuggling. And on November 10, 2021, a federal warrant was issued for his arrest. Ngayon, maaari po kayong nagtataka kasi katulad po nung napakinggan po ninyo sa balita, sinasabi po ni Congresswoman Arlene Brosas na dapat ma-extradite na po daw ito ng Pilipinas papunta sa Estados Unidos. Ganito po kasi ang proseso. Ang extradition treaty, an agreement between two countries. Dapat kung ano yung batas na meron doon, ganun din po yung batas na meron dito sa Pilipinas. At sila po ay nag-a-agree na kapag ka meron pong paglabag, ang isang nationals, tungkulin o obligasyon po ng isang bansa na dalhin po ito sa kanilang bansa kung ito po ay nagtatago sa ating bansa or vice versa. Pero matatandaan po natin, kung aalamin po natin ang proseso niyan, kinakailangan po muna ng request from the countries of origin. So far, wala pa pong request na ginagawa po ang Department of Justice ng Estados Unidos. Kaya nililinaw lamang po natin yan. Ano? Hindi po nagpapabaya ang kasalukuyang gobyerno sa pamumuno ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sapagkat ayon po sa mga balita na nakalap po natin sa mga nakalipas na buwan at taon, wala pa pong formal request ang Estados Unidos Department of Justice para po i-extradite itong si Pastor Apollo Kibuloy. Probably kapag ka nagkaroon na po ng first hearing diyan po sa Estados Unidos sa mga kasong kinakaharap po nitong si Apollo Kibuloy, baka diyan na po magsimula ang pag-request po nila ng extradition at madala ito pong si Apollo Kibuloy sa Estados Unidos. And that could happen possibly sa darating po na 2024. Tuloy po natin ang panonood dito po sa balita. Sinusubukan pa ng News 5 na kunin ang pahayag ng SM9. Pero sa isang panayam, sinabi ni Atty. Tolentino na walang kinalaman si Pastor Kibuloy sa investigasyon ng Kamara patungkol sa umano'y SM9 fake news na may 1.8 billion pesos na travel fund ang opisina ni House Speaker Martin Romualde. Ang tanong, kung walang kinalaman si Pastor Apollo Kibuloy sa alleged fake news na ginawa nitong si K-Eric o yung franchise violation, mapwepwersa ba ng Kongreso na paharapin itong si Apollo Kibuloy diyan po sa Kongreso? Sa tingin po natin, kaya pong gawin niya ng Kongreso kasi ang usual po na proseso, nagkakaroon po ng privilege hour. Yung tinatawag na privilege speech hour, kung mali yung termino ko, i-correct na lamang po ako, ito po yung during session, nagkakaroon po ng pagkakataon ng isang kongresista na maghayag po ng kanyang personal na opinion o mga impormasyon. At kapag ginawa niya po iyon, yun po ay i-forward sa committee concern. Tapos yung committee na po ang bahalang magpatawag doon po sa mga resource person na maaari pong makatulong sa tinatawag pong hearing in aid of legislation. Kaya kung gano'n ang mangyayari, dapat hindi lamang dahil di umano'y may mga ginawang paglabag sa krimen, ito pong si Pastor Apollo Kibuloy. Kasi separate po iyon eh. Kung merong krimen, dapat sa korte. Pero ang reason ng Kongreso dyan is hearing in aid of legislation. Yun po ba ay katanggap-tanggap? Hindi po natin yan masasagot sa ngayon. Malalaman na lamang po natin yan kapag ka yung sinasabi nitong si Arlene Brosas na dapat imbestigahan itong si Pastor Apollo Kibuloy ay i-adopt ng committee at kung ito pong si Pastor Apollo Kibuloy ay eventually ipapatawag ng committee. Patuloy po tayo sa pakikinig dito po sa balita.
Sa Lunes, magpapatuloy ang committee hearing sa SMNI franchise, kabilang sa mga bubusisihin ang mga alegasyon ng red tagging at ang mga pangaharas na kalakip nito. Posible rin daw sumentro ang interpelasyon sa pagbusisi ng partnership ng SMNI sa Global Television Network o CGTN ng China. Nananatili yan, maganda rin issue ito kasi may mga nagsasabi, kismis lamang ito mga tola, pero i-brought out natin sa ating live streaming. Hindi ko sinasabing totoo ito. Pero ito yung mga rumors. May mga sinasabi na ito daw pong SMNI ay nakikipag-ugnayan sa network ng China. At hindi natin alam kung ano ba yung ugnayan na yan. Pero may mga chismis na sinasabi na ang nangyayari parang isinusulong di umano ng SMNI ang interest daw po ng China. O yan ay kung totoo, maaaring paglabag din po sa kanilang prangkisa. Kasi syempre, kung ikaw ay network dito sa Pilipinas, dapat ang isulong mong interes para po sa bayan, para sa Pilipinas, hindi po interes partikular ng China. Wala po yang hindi ko po yan sinasabi na facts, hindi ko po yan sinasabi na katotohanan. Sineshare lamang po natin yung mga point of view ng ilang mga manunood, ng ilang mga followers po natin na nagsasabi na yan daw po ay possibly nakikipag-ugnayan ang SMNI sa China para po sa pagsusulong ng interes ng China sa ating bansa. Tuloy po natin ang panonood sa balita. Ang nakakulong sa kamera sina SMNI host Lauren Badoy at Jeffrey Celis matapos ma-cite in contempt. Bukod dyan, sumagot na ang SMNI sa MTRCB sa hiwalay na investigasyon kaugnay sa pagbabanta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa buhay ni ACT Teachers Partners Representative Franz Castro. Update dyan po sa pagbabanta na yan. Yan po ay nangyari on October 11 sa programa po ng taon pong ito, sa programa po nitong SMNI Nagika ng Masa, kung saan sinasabi na black timer lamang daw po itong si Pastor Apollo Quiboloy at co-host niya dyan itong si Rodrigo Duterte. Sa programang iyan, nakapagsalita ng pagbabanta sa buhay ni Franz Castro itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At inulit pa po ito noong November 16, 2023. Kaya naman, sa naging unang pagpapatawag ng Quezon City Prosecutor's Office kung saan doon po nag-file ng reklamo itong si Franz Castro for violations of Article 282 ng Revised Penal Code or Grave Threat, ay ito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte hindi po dumalo. Pero nag-send po siya ng kanyang mga abogado at sinasabi na hindi pa daw po nila nare-receive yung supwena. Kaya naman sa pagkakataong iyon, pinareceive na po doon sa dalawang abogado ang supwena para po kay Rodrigo Duterte. At inaasahan po natin sa darating po na December 15, yung ikalawang petsa, dapat po December 11 yun pero nag-fall po yata ito sa alanganin ng na araw para po sa Quezon City Prosecutor's Office. Kaya naman, na-move po ito into December 15. Diyan, titingnan po natin kung dadalo ito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi ang sinasabi po ng kanilang kampo, sila po ay handang harapin ang anumang aligasyon, akusasyon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Even si Rodrigo Duterte, sinasabi niya na hindi niya tatakasan ang anumang ibabatong kaso sa kanya. Kaya ina-expect natin na kung gano'n ang kanilang paninindigan, makikita po natin si Rodrigo Duterte sa darating na December 15 para po sa reklamo nito pong si Franz Castro for alleged grave threat. Tuloy po natin ang panonood dito po sa balita. Pinanggit ng dating Pangulo ang pagbabanta sa isang programa ng network. Ayon kay Castro, hindi tumupad ang SMNI sa nauna nilang pangako sa MTRCB na hindi na mag-e-ere ng anumang pagbabanta sa network. Na-promise na wala na daw threat, magsasalita ng anumang threat, pero nangyari ulit noong November 16 na ba talaga yung nasa guidelines sa mga ganitong programa. Kung ito ay may mga calibrated na mga penalty, hanggang suspension, etc. Hinihintay na ang resolusyon ng MTRCB tungkol dito. Wala pa rin pahayag ang kampo ni dating Pangulong Duterte. Nagbabalita mula sa frontline, Marjane. Yan po yung mga so far nakalap natin yung balita, pero meron pong written news
Almost the same lang din naman po iyan dito po sa balita ng GMA News. Kaya kung susumahin po natin ang kabuuan ng pinanood po nating balita, una, nais pong paimbestigahan ito pong si Arlene Brosas, ang pastor na si Apollo Quiboloy, para po sa mga di umano'y paglabag sa karapatan ng mga individual, in particular yung pagbabanta at saka yung mga panre-red tag at iba pang mga pagpapakalat daw po ng mga maling impormasyon sa kanilang programa. Isa sa mga hindi makakalimutan ng publiko na mga binanggit po nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay ang pagsasabi po ng mga katagang the most rotten institution in the country, ang House of Representatives. At doon, binira niya po ito pong si House Speaker Martin Romualdez na kanya daw pong susuportahan. Pero ito po ay sarkastikong statement, ha? Sa pagkapangulo, ay pagkatiwala na daw po ang pagkapangulo kay Martin Romualdez at subukan daw po si Martin Romualdez at tingnan natin kung ano daw po ang mangyayari. Mga katagang, sarkastiko, pero alam naman po natin na kaya niya po yan nababanggit ay dahil po ipinagtatanggol niya ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte sa mga kritisismo na tinatamu po nito dahil po sa di umano'y paggasta ng Office of the Vice President ng 125 million pesos confidential funds sa loob lamang ng 11 days noong December 2022. At dahil po diyan, nakapagsampa po ang ilang mga individual at kinakwestiyon ang legality ng transfer of funds, nadadamay tuloy ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa pangyayari na yan, sa mula po sa Office of the President to Office of the Vice President. Ito po ngayon ay nasa Korte Suprema na at pinapasagot na nga ito pong Office of the Vice President. At ang in addition to that, may nakalap din po tayong balita na questioning din po ng ilang grupo ang kabuuan kung paano po ginasta ang 125 million pesos confidential funds ng Office of the Vice President for 11 days. Samot-saring mga issue na hanggang sa ngayon hindi pa rin po napapaliwanag ng ating Office of the Vice President sa pamumuno siyempre diyan ng ating Vice Presidente na si Sara Duterte. Dahil diyan, masyadong naging emosyonal itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At to the extent na siya po ay nanawagan ng civil disobedience sa taong bayan dahil lamang po sa galit niya sa House of Representatives dahil yung supposed na hinihiling po nitong confidential funds ng kanyang anak sa Department of Education at Office of the Vice President na may kabuuang 650 million pesos ay nirealign po ng Kongreso mula po sa kanilang opisina, mula po sa opisina ng OBP at DepEd patungo po sa mga opisina katulad po ng National Intelligence Coordinating Agency, National Security Council, Philippine Coast Guard, at saka Department of Transportation. Pero tandaan po natin, hindi lamang po OBP at DepEd ang tinanggalan po ng confidential funds. Kasama po sa mga tinanggalan ng confidential funds ang Department of Agriculture, Department of Foreign Affairs, saka Department of Information and Communication Technology. Yan po ang mga pangyayari kung saan dahil po sa confidential funds, ito pong SMNI network na lalagay na po ang prangkisa sa alanganin. Sa huli, sinasabi po ng ilang kongresista na mukhang malaki po ang posibilidad na mabawian po ng prangkisa ito pong SMNI.